The Island That Never Sleeps, ganyan nakilala ang Boracay. Kabi-kabila ang mga party, paboritong puntahan din ito ng mga gimikero tulad na lamang pag may mga malalaking event gaya ng La Boracay. Ang pinong buhangin nito at ang kabighabighaning tanawin, picture perfect din para sa mga kasalan. Pero magbabagong bihis na ang Boracay. Sa pagtatapos ng 6 na buwang rehabilitasyon sa isla, samot saring patakaran ang ipatutupad ng gobyerno. Ang mga kasalan bawal kung magtatayo ng mga struktura sa White Beach. They can do it as long as they're, you know, they're there, standing, building no structures, putting no chairs there. Bawal maglagay ng mga mesa at upuan sa White Beach ang mga restaurant. Kahit ang mga fire dancers at ang pagtatayo ng mga sandcastles, bawal na rin. Pwede pa rin naman daw ang mga water activities pero may itatalagang lugar lamang para rito. Sabi nga ng grupo ng ilang mga negosyante dito, mas relax na ang magiging bagong Boracay. It would be a holistic kind of vacation and it's just a bit of downtime and a more relaxed kind of vacation. May hiling ang ilang mga negosyante dito sa gobyerno lalo pat sunod-sunod ang mga okasyon ngayong huling bahagi ng taon. Special occasion, dapat payagan lang yung wedding, no? New Year here in Boracay, people all along the beach from Station 1 to Station 3, nandyan tables and chairs lang sa beach, no? And then why? Because they eat dinner there and they wait for the 12 o'clock fireworks. Hanggat maaari gusto ng pamahalaan na huwag magalaw ang kalinisan ng front beach. Kaya naman, yung mga aktibidad na nakasanayan na natin sa Boracay, pwedeng gawin kung gagawin ito sa labas ng 25 plus 5 meters na Eastman Zone o 30 meters mula sa Pampang. Aatras na lamang daw ang mga establishmento. Okay naman daw ito sa mga negosyante. Everything is the same. It's just umatras ka lang. So there's still tables and chairs. It's just inside. Kahapon, sa unang araw pa lamang ng dry run, napiktura ng ilang mga residente dito ang mga basurang iniwan pagkatapos ng mga aktibidad kahapon. Isis citizen arrest daw ang mga mahuhuli magtatapon ng mga basura. Ide-deputize din daw ang mga tauhan ng mga hotel para manghuli. Well, you just get the evidence, take it to the police, and tell the police that this is the person who did it. Mula rito sa Boracay, Joseph Morong, GMA News.